Let's pala. Ano ba muna? Mag-check ako? Shoulder check? Mirror? Likod? Ano ko? Dito? Pag magsasign ako o pag nakalabas ka? Kung may mga sasakyan, mag-sign ka. Pag nasa labas ka na. Pag nasa labas na ako. Hello! Kumusta? Magbabalik kami ulit. Dito si White. Nagbabrush ko siya sa road. Kasi nakapasa na siya ng knowledge test. Ngayon naman, magbabrush kami sa road test. Ito. Habang magbabrush kami, gusto ko lang ipakita sa inyo ito. Portage ng mga nagbabalak na gustong lumipat sa mga maliit na town or city. Eto, pwede kayo siguro dito. Ipapakita namin dito yung mga malalaking company. Pwede nyong applyan. Alalabas lang namin ang bahay. May malapit na company dito na malaki. Isa na dito yung eto, high-tech. Yan, yung mga bakal. Yan, may mga yung production nila dyan. May mga equipment operator, welder. Karamihan dito mga welder. Yan yung company high-tech. Ang product nila nasa likod nila eh. Papakita ko sa inyo mamaya. Iikutan natin yan. Dito sa town namin, dito sa Portage La Prairie, maliit na city lang ito eh, kumpara sa Winnipeg. Pero 50 minutes lang to Winnipeg. Yan yung mga product ng high-tech. Hindi ko alam kung anong tawag nila dyan. Yan. Maraming Pilipino dyan, mga welder. Yan, ang dami oh. Port delivery na yan. Yung mga forklift operator din dyan. Eto, ang next, katabi lang niya, yung McCain. Maraming Pilipino dito. Magkatabi lang yan, yung McCain, tsaka Nutri-P. Itong Nutri-P, mga flower, yung mga product nila. So may mga kasamaan ako sa Bina ngayon na galing dyan. Yan. Pero sa ginda magpasahod dyan, sabi nila. 24 per hour. 24? Oo. Oh. Ayan. Tapos, ito yung makin ng patatas. Magkakatabi dito sa area namin. Dito lang sa likod namin yan. Mga french fries, mga ganoon. Dito yan? No. Yung landlady namin, dito nagwo-work. Ano siya? QA? Quality Assurance? Yan. Marami rin Pinoy dito. Yes, parang shifting sa... Yan lang. Usually, yung mga company na ganito, 24/7. So, shifting. Alam ko paano mag-apply dyan. Merong email ako. Email at or search na lang nila sa Facebook. Yung pwede kang kumanan dito. Yung kulay yellow naman yan, yung mga farmer naman yan. Yan yung mga tanim nila. Ewan ko kung wheat ba yan or... Hindi. Canola oil. Yung ginagawang canola oil. Or ito. Ito. Masin pa rin ito? Oo. Yung ibang
dito yung mga duck na ano, ng mga truck. Saan tayo? Diretso. Diretso lang. Mga delivery ang patak. Ito ang area na to, dito kami atira, malapit lang din sa school. Nilalakad lang ng mga anak ko papasok sa school, pero pag sobrang ice or malakas ang snow, puro snow dito, inaatid na lang namin dyan sa school na yan, North Memorial School. Iwa tayo dyan ako. Kasi close dun sa dulo, kung Lorne. Lorne Avenue. Ito nga pala yung Lorne. Ito yung street na papunta sa work namin. Ito yung mga bahay-bahay. May mga police station dyan. Fire department. Malapit lang sa bahay. Parang hindi mo nga matatapos yung isang tuktok. Isang kanta. Nandito ka na sa 6 minutes. Trabaho namin. 6 minutes, right? Ano ngayon? Walang nag-overtime yun eh. Walang narinig required na overtime. So walang tao dyan ngayon. Papakita namin yung Avena Food na pwede nyo ring apply kung sakasakali. Mapadpad kayo dito sa Manitoba. Especially dito sa Portage Library. Yan, yung kulay green na yan, yan yung planta ng Avena Food. Dyan kami, dyan ako nagtratrabaho. So may mga kasama akong Pinoy dito na galing din sa Nipawa. Galing kami yung Nipawa. Na permanent president, lumipat dito kasi mas maraming trabaho dito. Yan yung Avena Food. Yan yung planta nila. Ang ginagawa namin dyan, mga iba't ibang klaseng flower. Ito yung office ng Avena. Ikot ka na lang yan. Dito rin nagtratrabaho si Mrs. Ngayon, ganun mo na lang. Pakita ang text lang natin ng Avena. Yan yung planta, yan yung warehouse namin. Yan namin dinadala yung mga product, finished product namin using forklift. So, kami yung operator ng mill tsaka forklift. Mill operator? Operator na flour. Operator ng flour. Balik na tayo ngayon. Meron pa mga company dito. Parang ganyan din ang ano sa rocket, ano? Rocket pero malayo, katabi niya Simplot sa highway. Meron din kaming rocket dito. Tapos Simplot. Yung Simplot, ano, mga patatas din. Marami rin Pinoy doon. Carl Tire. Meron kaming Carl Tire. Mamaya, dadaan tayo ngayon sa dito sa Main Street, sa downtown. Diretso? Diretso ka
So, ito yung Saskatchewan Avenue. Dito yung main street ng Portage La Brea. So, nandito yung thrift store, yung mga naghahanap ng wagwagan or hukay hukay. Shoppers, drug mart yan. O, nandito rin yung City Hall. Yan. Portage. Yung law offices. Ay, law office pala. Scotiabank. Meron ding Red Apple sa kanan. May mga flowers. Sloppy. Nandito yung CIBC, BMO, Red Apple. May liquor mart din dito, Dolorama. Ito yung Midtown. Pwede kang ano dyan. Kumuha na beer. Ito rin, dito kami bumibili. International Convenience Store. Asian store yun. Pilipina may-ari. Si Ate Joylen. Shout out sa'yo, Ate. Sana mapanood mo tong video namin. Dito yung Portage College. Ba to? Institute. Dyan. DCI. Dyan nag... nag-plug. Portage Collegiate yan. Ano yan? Nag... CJ na? Sayan? Heritage. Hindi, yun nung nag-tax sila ng bandila na ano? Plug ceremony. Lahat ng bansa na meron nandito sa Portage. Diversity celebration. Diversity celebration. So, kasali tayo doon at kami yung... Naimbitahan. Naimbitahan mag, ano, mag-tax ng flag ng Pilipinas. Meron din Madsen Auto Body. Yan, yung kung may dent or gas-gas yung sasakyan nyo. Pwede kayo punta dyan. Pero sobrang mahal. Kailangan. Insurance mo na lang. Insurance na lang. Maraming Pilipino dito, may mga kasama ko dito nagtatrabaho. Shoutout sa'yo, Lito Asuncion. Dito ako nagpapa-change oil. Great Canadian Oil Change. Yan, mura lang dyan. Abot kaya ang presyo. Meron din yung Ultra Cut. Ewan ko kung ano yan. Pagupitan siguro. Tapos yung Tornado Restaurant. 7-Eleven. Nandun yung KFC. Chicken Chef. Chicken Chef, yan. Naka, kain na kami dyan. Kakasunod-sunod yan. Itong highway na to, tuwing summer talaga, ganito, inaayos nila. Para pag winter, tanggal lahat yan, maayos na. Next summer ulit, ganyan ulit, ayusin nila. Ito yung Chicken Chef. May Pilipino din dyan. Na nagtratrabaho. May namit na kami dyan. Pwede mag-part-time. Pwede rin mag-part-time. Lahat naman ang ano, basta hiring sila for part-time. Meron din dito bar burritos. Yeah. Studio. Dito ang Telus, Filmar, Fairstone, yung mga gusto mong umuta. Solution IT, nandito. Yeah. Mga gusto mag-apply ng IT, meron din Byte Computer. Nandito. Manitoba Public Insurance. Pwede ba dito? Autopack. Oh no, pwede. Asan yung pupuntang so? Yan, pwede yan. Mayroon na ba? Oh, diretso sure. Ka na. Diyan sa stoplight. Oh yeah. Kanang kanila.
Oh, sige. Kaya lang kanan mo. Okay. Oh, yan. Sige. Perfect. Okay, mamaya na lang ulit. Sana, susunod-sunod mo lang kami lang kanan ng podcast. Ano, wala kami napili sa Sobeys na isda. Itatry namin sa Walmart kung meron. At mag-alaw. Pero mukhang wala talaga. Ay, dapit. So, ito yung Walmart na pasok. At dahil wala rin kaming nabili sa Walmart, so ang ginawa na lang namin, umikot dun sa highway para ipakita sa inyo kung saan ang location ng Simplot, yung patatas na company. Malaking company rin to at marami ang mga Pinoy ang nagtratrabaho dito. Yan, yan yung Simplot na company. Alaki niyan. Yung isang kaibigan ko, yung asawa niya, dyan siya nagtratrabaho. Ito at umikot nga lang kami para makita nyo yung company na Simplot. Yan, yung malaking white building na yan, yan yung Simplot. At napakaraming mga Pilipino dyan na nagtratrabaho. Mga patatas, food processing din yan. Sa likod ng Simplot, yun yung, yan yung Rocket. Yan din yung parang Avena at Nutri-P na company. Flour din yung pinaprocess nila. Tapos, pagdating sa town, dumaan kami ni Mrs. dito sa may Crescent Avenue, dito sa may lake. Island Park yan at minsan dyan kami kumakain ng hapunan or tanghalian pag weekend, lalo na pag maganda yung panahon. Thank you.
hanggang dito na lang muli ang aking vlog. Samahan niyo ako sa susunod na upload. Ito po ang buhay ng Pinoy dito sa Canada. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.